Hello, my dear friends. Once again, ang nagbabalik yung kaibigan, kapatid, ka-prayer partner, Brother Jerry Vicencio. Ito po tayo muli sa FV Live na kung saan tayo po ay kakanta, aawit ng mga makalangit na awitin. If you want to have a favorite song that I would like to sing, you can type it there. You can put that in the message or the comment section. And yeah, tayo po ay magsama-sama sa makalangit na awitin, pagsamba sa ating Panginoon. Because in the world right now, quarantine, lockdown, all we need to do right now is to pray, to praise God. Because praising is twice as we pray. That's why today, bilang pambungad po na ating panalangin, hello Sister Gayang, tayo po muna ay umawit muna tayo ng isang makalangit na awitin. Patay ko lang po muna. Ayan po. Yun, once again, sa mga kachuchunin lang, which is kachuchunin ko lang din naman, kalalive ko lang naman right now, isang mapagpalang araw po. As we in different part of the world, yesterday, we already celebrated or commemorate the ang matagumpay na pagpasok ng ating Panginoon sa Jerusalem. Wherein we celebrate, we commemorate the Palm Sunday. Kaya naman, bukas po, especially in the Philippines, we also commemorate the Palm Sunday. Ayaw gumana. Ang ating, na kung saan, tayo po ay magpapalaspas lamang po sa mga bahay-bahay po natin. Right now, let us now sing first the first song for today para sa ating Panginoon. Sabayin niyo po ako sa makalangit na awitin. Tunay nga na we must worship God in spirit and in truth. Pagitan natin si Lord ng Alleluia. Ikaw ang kagalakan ko, Panginoon, ikaw ang kagalakan ko. This is the music. Panginoon, ikaw ang kalakasan ko, kaluwalhatian mo'y laging kasama ko. Salamat sa iyong Espiritu. Ikaw ang kagalakan ko, Panginoon, ikaw ang kalakasan ko, kaluwalhatian mo'y laging kasama, mo'y laging kasama ko. Salamat sa iyong Espiritu. Ikaw ang kagalakan ko, Panginoon, ikaw ang kalakasan ko, kaluwalhatian mo'y laging kasama ko. Salamat sa iyong Espiritu. Aawitan ka ng Hallelujah, Panginoon, ika'y sinasamba. Itataas aking kamay, yuyuko sa'yo.
Yuyuko sa iyong kapangyarihan. Sabayan niyo po ako sa ating makalangit na awitin para sa ating Panginoon. Ikaw ang kagalakan ko, Panginoon, ikaw ang kalakasan ko. Kaluwalhatian mo'y laging kasama ko. Salamat sa iyong Espiritu. Aawitan ka ng Hallelujah. Panginoon, ika'y sinasamba. Itataas aking kamay, yuyuko sa'yo. Yuyuko sa'yong kapangyarihan. Tunay nga sa nagaganap sa atin sa mundo, lalo na magpuri, magpasalamat lamang ang dapat natin gawin, because we believe that God is in control. He knows everything. He knows what's best for us, what's best for the world. That's why today we must worship God. Aawitan ka ng Hallelujah. Panginoon, ika'y sinasamba. Itataas aking kamay, yuyuko sa'yo. Yuyuko sa'yong kapangyarihan. Itataas aking kamay, yuyuko sa'yo. Yuyuko sa'yong kapangyarihan. Papuri't pagsamba. Praise God. Tunay nga, awitan natin si Lord ng Hallelujah. At this point in time, tayo po muna ay magre-reka. Kung kayo po ay hindi naka-attend sa gabi, kagabi sa online gawain sa pamumuno po ng ating Disciple on Mission, Brother Ernie Manga, kakaroon lang po ako ng recap sa mga hindi po nakadalo. The title of last night gawain, online gawain, dito po sa UAE, ay pinamagatang Oasis in the Midst of the Desert. Kung saan, kumbaga, ito ay bukal sa gitna ng disyerto. Na hinahon niya ang kanyang Bible verse from Exodus 17 verse 6. At dalawang bagay lamang aming natutunan kagabi na kung saan ito po ay tunay nga po na tumimo sa bawat puso kung tayo man ay nag-focus sa pakikinig ng mabuting balita. Na kung saan, di ba tayo sa kapanahonan talaga namang para ang lahat ng tao ay nawawala ng pag-asa. May pag-asa pa ba sa disyerto? Lalo na yung mga na, kumbaga, na nais na makauwi. Pero talaga namang sarado ang lahat ng mga ng immigration o wala talaga masasakyan na eroplano. Kaya naman, meron pa bang pag-asa na bubukal sa disyerto, lalo na pa sa mga nasa Middle East o anumang panig ng mundo? Tunay nga na kapag tayo ay nanalig sa ating Panginoon, tunay po na may bubukal po na biyaya. May bubukal po na pag-asa para sa atin. As sabi nga, ang lesson for that day, na mayroon talagang bubukal na pagpapala mula sa Diyos kung tayo ay magtitiwala lamang sa Kanya. We must trust in God. Di po ba? Tayo po ay dapat manalig sa ating Panginoon kung sa mga sandaling ito ay talaga naman yung iba ay nawawala na ng trabaho due to quarantine, due to lockdown. Pero kapag tayo ay mananalig sa ating Panginoon, tunay nga na, iba, may pag-asa pa. Merong pag-asa. Di ba sabi sa Bible na there are three things that love, faith, hope, and love. And the greatest of this is love.
nandun din po yung faith, di po ba? Hope and love. Ito yung bagay na mananatili sa mundo. Kaya, huwag po tayong mawalan ng pag-asa sa mga sandaling ito. Ano pa yung pangalawang aral kagabi na ibinigay ng ating disciple on mission, Brother Ernie? We must obey what God has commanded us. Kung ano'y pinapagawa sa atin ng Panginoon, ito po ay ating sundin. At tiyak yun, may milagro o miracle na magaganap. In the midst of difficulties, miracles are manifested. Sa gitna ng mga paghihirap, kawalan, pag-uusig, diyan po bubukal, diyan po uusbong ang miracle ng ating Panginoon. Diyan po bubukal ang biyaya na hindi natin inaasahan. Kaya kung sa mga sandaling ito, tayo po ay talaga ng mga wala na talagang maaasahan, iyan ang pangako ng ating Panginoong Jesucristo kay Saint Faustina Kowalska. Sa doon po sa the divine mercy, di po ba? Meron ko may mga image po tayo ng divine mercy na yan po sa harapan natin. Sinabi ng ating Panginoong Jesus nang siya po ay nagkaroon ng apparition kay Saint Faustina Kowalska, that paint this image with Jesus, I trust in you. Sapagkat wala na lang, walang maaasahan ng mundo kundi kapag siya ay nanalig sa ating Panginoong Jesucristo. At as also a catechism, pagdiriwang po natin ang kapiyestahan po ng Divine Mercy. Sabi niya ng Panginoon kay Saint Faustina, it must be celebrated on the first Sunday after Easter. Kaya kung tayo po ay mayroong devotion sa Divine Mercy, magsisimula po ang novena sa the Divine Mercy on Good Friday. On Good Friday is the first day of the Novena to the Divine Mercy, no, kung saan every day meron pong nilalaan po na kaluluwa para bawat araw. Good Friday, Black Saturday, Easter Sunday. After that, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, pang 9 days. And then on that Sunday, first Sunday after Easter, is the Feast of the Divine Mercy. Ang pangako ng Diyos kay Saint Faustina Kowalska, na on the Feast of the Divine Mercy, those who will confess their sins, those who ask forgiveness during those times, sabi niya, ano man ang ating kahilingan ay pagkakalob ng ating Panginoon. Kaya manalig lamang po tayo sa ating Panginoong Jesus, our Jesus, the Divine Mercy. Sapagkat yun na lamang talaga ang mananatili sa mundo. Wala tayong panghawakan ng kayamanan sa kasalukuyan, mga ipod sa buhay o mga garang bahay. All of us has been in the house due to quarantine, due to lockdown. At si Lord lamang ang ating maaasahan. Kaya naman sa mga sandaling ito, meron tayong nag-iisang kaibigan. Kung tayo sa feeling mo, wala ka ng kaibigan na natitira, pero sa katauhan ng ating Panginoong Jesus, meron po tayong nag-iisang kaibigan. Kaya sa mga sandaling ito, tayo po muli ay aawit ng pagkakaibigan tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung may nais po kayong awitin, isulat po nyo lang dyan sa ating comment upang ito po ay by the grace of God ating pong aawitin. Kaya hello po kay Sister Gayang sa nag-iisa po nating tagapakinig o tagapanood sa mga sandaling ito. Kung iban man po ay nag-log out na, salamat po. Kung di naman po, patuloy po tayong magsama-sama sa live. Sapagkat I believe mamayang hapon, makakasama naman natin ang ating pinagpalang kapatid, Brother August Terrible. Kaya sa ngayon muna, ako po muna yung nag-iisa. Ayun po. Kung feeling mo wala ka ng kaibigan, mayroon pa rin tayong maasahang kaibigan sa katauhan ng ating Panginoong Jesucristo. Umawit po tayo muli ng makalangit na awitin. Medyo mabagal ang ating technical, kaya wait lang po muna. Tunay nga, don't forget the Feast of the Divine Mercy sa first Sunday after Easter. Ayan po. Kaya sa, sabi po,
next week po, meron po tayong online again. Online gawain. Kaya kung nais nyo pong dumalo, bibigay po yan ng ating kapatid, Brother Mark, ang link for the online. Now, ito pong muli ang ating awitin. Awit ng pagkakaibigan. Kung tayo ay feeling natin, iniwan na tayo ng ating mga BFF or tayo po ay meron pong kaibigan sa katawan ng ating Panginoong Jesus. Sabayan niyo po ako. Ang sino mang sa aking mananahan, mananahan din ako sa kanya. At kung siya'y mamunga ng masagana, siya sa Ama'y nagbigay ng karangalan. Mula ngayon kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kababaan, ang kaibigay nag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit sa yaring pag-aalay. Kung paanong mahal ako ng aking ama, sa inyo'y aking ipinadarama. Sa pag-ibig ko, kayo sana ay manahan. At bilin ko sa inyo ay magmahalan. Mula ngayon kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kababaan, ang kaibigay nag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit sa yaring pag-aalay. Inirikat, hinirang upang mahalin, nang mamungat bunga mo'y panatilihin. Tumayo ka't mamunga ng masagana, sa lahatang walang hanggang ipamamana. Mula ngayon kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kababaan, ang kaibigay nag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit sa yaring pag-aalay. Praise God! Sabi ang kaibigay nag-aalay ng sarili niyang buhay at walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kung feeling natin wala po tayong kaibigan, iniwan na tayo ng ating mga close friends, maging fake pala. Tunay nga meron tayong maasahan sa katauhan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya naman, babati muna tayo sa mga naka-tune in sa live video praise and worship. Si Sister Miriam Sebastian ng Ras Al Khaimah, mapagpalang araw po. Sister Gayang Ruz Fausto, may God grant your heart desire na matagpuan mo na ang kabiyak ng iyong puso, Sister Gayang. At syempre si Brother Ernie Mangga na ngayon ay nasa Abu Dhabi.
Si Brother Charles Angelo Domingo Nascimento na ngayon ay nasa Tondo, Manila. At lahat ng ating mga kapatid na ngayon po ay naka-tune in sa araw na ito. Tunay nga na meron pong live online mass dyan po sa St. Mary's Church, Dubai. Mag-logon lang mo po tayo sa Facebook at hanapin natin po ang site po ng St. Mary's Church, Dubai. Meron din po dyan na Station of the Cross na kung saan talaga namang mapapagnilayan po natin ang The Passion, Death, and Resurrection of our Lord Jesus Christ. At syempre po, ang UAE chapter ay mahendog po sa inyo sa pamamuna po ng ating disciple on mission na is way 7 last words na ito po ay papalabas ngayong Good Friday. Kaya abangan po natin yan, ha, my dear brothers and sisters, ang 7 last words na kung saan maririnig po natin ang mga lingkod natin dito po sa UAE sa paghahayag ng mabuting balita. The 7 last words of our Lord Jesus Christ on the cross through the leadership of our disciple on mission, Brother Ernie Manga. At sa mga sandaling ito, wala pa rin pong nagre-request ng song, kaya aawitin ko pa rin po ang awitin na kung saan syempre, sabayan niyo po ako sa pag-awit. Just 1 minute lamang po tayo po ay muling aawit na isang makalangit na awitin. Wait lang muna natin ang ating technical team for those songs that you'd like to sing. Ito po ay pinamagatan na oh, kain 1 minute lang. Kain na po muna tayo, sabi ni Mother sa mga sandaling ito. Medyo mabagal ang ating internet, kaya wait lang po muna tayo. Sabi nga, kung tayo po ay na pinanood nyo po o ang aking YouTube po doon po sa 21 Most Effective Prayer in the Bible, isa-isain po natin yan. Sabi kung matapos natin dasalin yon, effective prayer in the sense that when God hear those kind of prayer from the Old Testament, God answer those prayer. Pero kung hindi pa rin natin na-answer prayer, just wait. Sabi ni Lord. Ito ngayon, kapag tayo ay talaga naman walang masilungan, walang malapitan, meron nag-iisang Diyos, ang ating Panginoong Jesus, tayo ay lumapit sa Kanya. Kaibigan, tantuin mo isang paglalakbay ang buhay sa ngasangang landas ay may kahirapan kung may lungkot o panganib. Ikaw ay mapagod sa bigat ng iyong pasan. Panginoon ang lapitan, Panginoon ang asahan. Wika niya'y halina't lumapit sa akin. Kayong mga napapagala, king pagigin, hawahin, bigat ng iyong pasanin ay aking pagagaanin. Halina, lapitan, Panginoon ang asahan. Kanya'y halina't lumapit sa akin. Kayong mga napapagal
aking pagiging hawahin bigat ng iyong pasanin ay aking pag-agaanin. Halina kaibigan, lumapit sa akin. Antuin mo isang paglalayag ang buhay, Panginoon ng dagat at may kalaliman, kung may unos at may hangin, kaya labanan. Panginoon ang balingan, Panginoon ang asahan, wika niya'y halina't lumapit sa akin. Kayong mga napapagal aking pagiging hawahin bigat ng iyong pasanin ay aking pag-agaanin. Halina kaibigan, lumapit sa akin. Praise God! Tunay nga, ang lapitan po natin at asahan ay ang ating Panginoong Jesucristo. At this point in time, tayo po muna since the 12 o'clock strike, let us now pray first the Lord's Prayer and Psalm 91 in Tagalog po, and in English ay dadasirin ko po sa inyo po. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkukop ng kataas-taasan, at nanatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, huwag ka tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos sa tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang labitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak, sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing bigla ang paglusob pagsapit ng araw. Di sa ano pamang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan, iyong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkas si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo ay kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan,
Susubuin niyang marami ang anghel silang susubaybay. Kaysa ang dako'y kamaparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo pa silang magtataas na hindi masaktan ang mga paamo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon ahas na babagsik, di ka maaano sa mga serpiente at leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinamang tao ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan, aking ililigtas at ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay, at nakatitiyak ng tatamoy nila ay kaligtasan. Maaaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at alikdaan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganahan. Ito ang salita ng Diyos sa wikapong Banyaga, God Our Protector, Psalm 91. Whoever goes to the Lord for safety, whoever remains under the protection of the Almighty, can say to Him, You are my defender and protector. You are my God, in you I trust. He will keep you safe from all hidden dangers and from all deadly diseases. He will cover you with His wings. You will be safe in His care. His faithfulness will protect and defend you. You need not fear any danger at night, or sudden attack during the day, or the plague that strikes in the dark, or the evil that kills in daylight. 1,000 may fall dead beside you, 10,000 all around you, but you will not be harmed. You will look and see how the wicked are punished. You have made the Lord your defender, the Most High your protector, and so no disaster will strike you, no violence will come near your home. God will put His angels in charge of you to protect you wherever you go. They will hold you up with their hands to keep your feet on the stones. You will trample down lions and snakes, fierce lions and poisonous snakes. God says, I will save those who love me and will protect those who acknowledge me as the Lord. When they call to me, I will answer them. When they are in trouble, I will be with them. I will rescue them and honor them. I will reward them with long life. I will save them. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Jesus, my Savior and God, wash me, my dear ones, and all I have in your precious blood. Protect us and fill us with your eternal love. Amen. Praise God. Purihin natin ang Diyos. Natunay nga. At the strike of 12 o'clock, mga anak ni Yahweh El Shaddai, 6 o'clock, 12 o'clock, 6 o'clock, 12 o'clock ay nagdarasal po ng Angelus, the Lord's Prayer, and Psalm 91. At sa mga sandaling ito, babati po muli tayo sa mga pangilan-ilang po naka-live, naka-tune in sa live video, praise and worship, greetings, and announcement po sa mga sandaling ito. At kaya naman po tayo po muli ay aawit ng isang muling makalangit na awitin. Awitan naman natin ang ating mahal na Birheng Maria. At tayo naman po ay may devotion sa ating Blessed Mother. Let's now sing that song. Awit ng Santo Rosario. Ulitin natin yung mabagal ang video. Hello po, si Virgil Lazaro, pinagpalang umaga po, Brother Jerry, pinagpalang umaga po, Sister Virgil Lazaro. Sabayan niyo po ako sa pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. You can also put there in the comment section songs that you want me to play or to sing.
para po sa inyo. Medyo mababa lang ating internet, kaya hindi agad nagpa-play ang ating favorite song. Maganda naman nag-drawing. Ayan po. Kung di man nagpa-play yan, kayo po ay aawitin ko po. Muli ito namang awitin na ito ay para po sa mga may karamdaman po. Sapagkat ang title po ng song na ito ay pinamagatan po na Jesus, Jesus, You Are My Healer. Itong awitin po na ito was inspired by our blessed Lord. Ayun po. Pwede na po tayong umawit muna ng Manila Santos High before I sing that Jesus, You Are My Healer. Let's just sing with us right now. Rosary is our weapon. Minsan ang buhay ay isang awit ng galaw. Ay buong liwanag na tatanglaw sa ating pagyapa. Minsan ang buhay ay isang awit ng siyang papawi noon ay ang pag-asa ng umaga. Kahit anong tindi ng unos, kahit anong tindi ng dilim, may isang inang nagmamatyag, nagmamahal sa atin. Tawid niya'y pag-ibig ng Diyos, tawag niya'y magbalik loob. Turo niya'y buhay na ang Diyos lamang na sa atin nagkaloob. O inang mahal, narito kami, awit-awit ang Ave Maria. At dalangin ng bawat pamilya'y kapayapaan pagkakaisa. Ang rosaryo mong hawak namin at hawak-hawit ang Ave Maria. Puspos ka ng diwang banal, hindi ng aming payak na dasal. Ihatid mo kami sa langit, samang mapagmahal. Tunay nga, ang Diyos natin ay nandiyan. The Rosary is a Christocentric prayer. Ang buhay ni Lord ay nandirito po sa Banal na Santo Rosario. Inang mahal, narito kami, awit-awit ang Ave Maria. At si Jesus, puso namin nagkahandog. Ang rosaryo mong hawak natin, awit-awit ang Ave Maria. Nang diwang banal, dinggin ang aming payak na dasal. Ihatid mo kami sa langit, sa Amang mapagmahal. Praise God! Awit ng Santo Rosario para sa ating mahal na Birheng Maria. Sa mga sandaling ito, salamat po sa mga naka-tune in sa ating live greetings, praise and worship. Yun po. Sa mga sandaling ito, kung nais niyo po na may favorite song kayo na nais kong awitin, by the grace of God, tayo po ay
samahan niyo po ako sa pag-awit. Kaya naman, sa mga sandaling ito, ay re-recap ko po muli kagabi kung hindi po kayo nakapag-tune in sa live online gawain na pinamagatang Oasis in the Midst of the Desert, na kung saan binahagi po ito ng ating disciple on mission, Brother Ernie Manga, na kung saan ang kanyang verse, Bible verse, Exodus 17 verse 6, na sinabi niya po doon na dalawang bagay na kung saan magkakaroon ng biyaya at pagbukal mula sa ating Panginoon, if we gonna trust our Lord, we must trust in God. Kung sa mga sandaling ito ay we are losing hope, isa lamang ang mensahe ng Diyos para sa atin. Tayo ay magtiwala sa ating Panginoon. Amen po ba? Kaya nga nagkaroon ang ating Panginoon Jesus na apparition kay Blessed, kay Saint Faustina Kowalska. Sabi niya na, paint this image, the Jesus I trust in you, sapagkat pagtitiwala na lamang ang ating dapat gawin, lalo sa kapanahonan ngayon. Kaya naman, my dear brothers and sisters, the second lesson for last night online gawain is that we must obey God for all His commands. Obey what God has commanded us. Pag may nito sa ating Panginoon, for example, mahalin ng kaaway, mahalin ng kaaway, magbigay, magbigay. Tapos, magtulungan, magtulungan, ano pa. At sapagkat, when we obey God's command, tayo po ay mapapabuti. Kaya naman, major brothers and sisters, iyon po ang aral sa ating kagabi sa online gawain. We must trust in God, we must obey what God has commanded upang ang bukal ng Diyos, bukal ng pagpapala, ay tunay ngang maganap sa ating buhay. And also remember that in the midst of difficult circumstances, in the midst of trials, sufferings, pains, persecutions, miracles are manifested. Kaya umasa tayo na may milagro pa rin magaganap sa ating buhay. God is in control to what's happening in the world right now. Quarantine, lockdown, that COVID-19. Nagkaroon nga ako kanina ng umaga ng bago na naman na slogan about COVID-19. Let us turn COVID-19 into COVICTORY 20. Sabi nga sa Isaiah 53 verse 5, by the wounds of Jesus, we are healed. Kaya sa mga sandaling ito, lahat po na may karamdaman, bunga ng coronavirus, the wounds of Jesus, 2,000 years ago on the Mount Calvary, we already healed. If we gonna faith in God, if we have faith in God, if we trust God, we can be sure of that all our sicknesses will be healed right away by our Lord Jesus Christ. Pangako ng Diyos yan. By the wounds of Jesus Christ, we are all healed. Tunay nga ang ating Diyos ay ang ating dakilang manggagamot. Kaya naman sa mga sandaling ito, tayo pumuli ay aawit ng makalangit na awitin. Na second to the last, na ito po ay I was composed this many years ago. Na kung saan, na sa kapanahon pala ngayon, kapanahonan ngayon, ay maaari nating awitin sa mga nagaganap na karamdaman sa buong mundo. Sapagkat ang title po ng song na ito ay Jesus, You Are My Healer. And ito po ay nagkaroon po ng gitara ang ating pinagpalang kapatid din si Brother August. Kaya nagkaroon po ng magandang tono ito pong ating composition, Jesus, You Are My Healer. Kaya sabayan niyo po ako sa awitin na ito, Jesus, You Are My Healer. Just listen to this music and you're gonna feel God at this point in time na tunay nga ang Diyos natin ay ating nagpapagaling sa atin. In a world full of trials and ambitions, in a world where nations are at war, people are weary and
nowhere to be found, searching for someone who can heal them. In a world full of conflict and afflictions, in a world where sickness is around, there is only one God that we could lean upon, and His name is Jesus Christ, the Healer. Jesus, You are my healer. Jesus, You are my Savior. Your name is high above the earth, oh Lord. You are the healer to the nations. In a world full of sadness and divisions, in a world where darkness fills the land, You sent the Holy Spirit to be our guiding hand, for You are light and hope to all the nations. Jesus, You are my healer. Jesus, You are my Savior. Your name is high above the earth, oh Lord. You are the healer to the nations. Jesus, You are my healer. Jesus, You are my Savior. Your name is high above the earth, oh Lord. You are the healer to the nations. You are the healer to the nations. You are the healer to the nations. Praise God! Tunay nga, isa lamang ang dakilang manggagawa, ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya naman, kung sa mga sandaling ito, meron po tayong karamdaman maging ng ating mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Umasa po tayo, sabi ng Diyos, I am the Lord that healeth thee, I am the God that healeth thee. Tanging Diyos lamang ang ating dakilang manggagamo. Sabi yan sa Exodus, I am the God that healeth thee. Kaya naman, we can be sure of that kung ikaw may karamdaman sa mga sandaling ito na nanonood sa live video greetings, praise and worship, umasa ka that we have one great healer. The Lord Jesus Christ is our healer, our doctor, our divine healer, ang ating dakilang manggagamot, the Jehovah Rapha. Kaya naman sa mga sandaling ito, bilang ating panghuling panalangin na rin po ito, panghuling awitin, at makita-kita po muli tayo mamaya po kung lulobi ng Diyos with Brother August. Tayo po muli ay panghuling panalangin, muling awitin, awitin po natin ang pangako. Bago po ako bumati at huling pananalita, awitin po muna muli natin ang pangako. Tunay nga, ang pangako ng Diyos ang siya namang nating mapanghahawakan sa ating buhay. Kaya, do not worry. Just trust God's promises. It's in the Word of God. Lumalapit sa'yo ang puso kong nag-iisa. Ikaw ang aking pag-asa.
Panginoong, sa aking dalangin, tapat kailan pa man, aking kapayapaan. Pangako mo'y aking panghahawakan, pangako niyo ang tangi kong sandigan, pangako niyo'y tapat magpakailanman, kayo ay di iwan o pababayaan man. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Panginoon, lumalapit sa'yo ang puso kong nag-iisa, kayo ang aking pag-asa, Panginoon. Tugon sa aking dalangin, tapat kailan pa man, aking kapayapaan. Pangako mo'y aking panghahawakan, pangako niyo ang tangi kong sandigan, pangako niyo'y tapat magpakailanman, ako ay di iiwan o pababayaan man. Pangako niyo'y aking panghahawakan, pangako niyo'y aking panghahawakan, pangako niyo ang tangi kong sandigan, pangako niyo'y tapat magpakailanman, ako ay di iiwan o pababayaan man. Pangako niyo'y aking panghahawakan, pangako niyo'y aking panghahawakan. Tunay nga, sa kasalukuyan, ang pangako ng Diyos ang siya namang nating mapanghahawakan. Babati po muna ako bago tayo mag-ating live video na ito. Nabati ko po muna ang aking pamilya sa Pilipinas, the Vicentia family, Cruz family, Perez family, Shawson family, ng mapagpalang araw. Siyempre, ang aking my love, Jenny, Jaira, Joriel, I would miss you. Stay home. Stay safe. My mother, Florencia, Nanay Puring, my brothers and sisters, Laura, Orly, Rochelle, Joy, Capitana Rochelle, continues doing the good works for the glory of God, and always wear our protective mask, my dear friends. Wash our hands, sabi nga, in 20 seconds. And do also put sanitizer. And have also social distancing. But sabi nga, personal distancing dapat. Personal distancing. Because social distancing is just like this. Social is in the media. We can do that through this live video. And then, sa mga kapalit ko kay Kristo dito po sa bansang UAE, mapagpalang araw po lahat po ng from Central Education Ministry, ang ating Disciple on Mission, Brother Ernie Manga, ang ating previous Disciple on Mission, Brother Charles Angelo Domingo Nacenzano, Brother Rod Velarde, Brother Rod Compare Banyares, Brother Rafi Dolos Reyes, Brother Rex America, syempre ang ating pinagpalang punong lingkod, Brother Mike Velarde, kanyang may bahay, Sister Belen. And also lahat po ng preachers around the world ay binabati ko po na mapagpalang araw. At patuloy tayong pagpalain ng Diyos sa buhay ng aking mga mother. Siyempre, nanay ko. Siyempre, nanay po rin ang ating mga nanay sa spiritual. Mother Terry Moncal, Mother Maria Santos ng Amerika, Mother Mami Zenny Wong ng Pilipinas, sa aking ninang, sa aking mga ninang ko, sa Kasal, sa Binyag, sa Kumpil, saan pa man. Mga BFF, syempre, BFF Miss, BFF Jojo, BFF Grace, Ferrer,
BFF, Grace Pereira, and Grace Bigtas. Lahat po ng aking mga ka-prayer partners sa buong mundo, sa Dubai, sa Abu Dhabi. Siyempre ang mga council po ng UAE, Sister Bing, Brother Brain, Sister Ovi, Sister Marisa, Sister Julia, Sister Emily, and Sister Wang, Quadrante, Secretary Treasurer, Sister Mirna, Secretary Treasurer ng Abu Dhabi, at lahat po ng core team dyan po sa bansang UAE, mapagpalang araw po. Meron man kong dinabanggit, patawarin niyo po ako. Lahat po ng preacher dito po sa UAE, patuloy tayong maglingkod. Just trust God, stay safe, and stay at home. And nakarakaraos din tayo sa lahat ng pagsubok na ating dinadaanan. At meron nga po pala akong na-compose panghuli po na same kanya na slogan this morning na let us turn COVID-19 into COVID-Victory 20. Sabi nga sa Isaiah 53 verse 5, by the wounds of Jesus, we are healed. Kaya wala ng COVID-19, magaling na po tayong lahat. Because the wounds of Jesus, the cross of Jesus, we are already saved, we are already healed. At nga, siyempre sabi ko rin sa isa ko pong na-compose na one instance na gagawin ko po yung awitin by the grace of God. Una, El Mundo, unahin si Kristo. Sana sabi nga dyan na pag-ino na natin si Kristo, tiyak yun, papapawi na ang COVID sa mundo at ang paraiso ay mapapas sa iyo. Kaya naman, major brothers and sisters, once again, salamat po sa pag-tune in. Patuloy tayong maglingkod, pagpalain at magtiwala sa ating Diyos na buhay. At may God bless us all. I love you with the love of the Lord. Amen. Bye-bye. Good. 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 Good.